guys! What's up? It's Noitips here. So ngayon, pag-usapan natin kung paano ba mag-apply bilang isang nanny, caregiver, or home care support, or home support worker. Again, kung bago lang kayo sa akin channel, sana po yung makonsider ninyo i-subscribe at huwag ninyo kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo every time na mayroon akong bagong upload dito sa aking channel. Halika na, maghimay ulit tayo. So ngayon guys, ito nga ay may nagtatanong sa akin kung pwede ko daw sasabihin kung paano daw mag-apply bilang isang nanny or caregiver dito sa Canada. So again, sinasabi ko sa inyo lagi, yung inyong eligibility, inyong mga educational, may mga certificate kayo, ipunin nyo lahat yan. Mga experience, lahat yan. No? But ngayon, ipapakita ko sa inyo, ano bang mga requirements para makapag-apply kayo dito? Kasi way back before guys, makwento ko lang, nag-hire po kami din ng nanny papunta ng Canada. And nakakatuwa pa noon dahil ang gastos mo is $100 lang para makakuha ka ng LMIA or LMO. LMO pa kasi dati. So, $100 lang ang gastos doon. That's it. Wala nang iba. Then, sa side naman ng hinahire namin, ay yun naman ay yung kanilang medical, ang kanilang... yung kanilang kung may 72 units ka, okay na yun. Tapos may certificate ka sa caregiver, okay na rin yun. So, but anyway, again, no, again, sinasabi sa inyo, sana makapag-inspire man lang itong video ko na sa mga nagbalak, sa base sa aking nalaman na yung mga nakapasok dito ng mga caregivers ay nanggaling sa Bahrain, mayroong taga Israel, Hong Kong, yun ang mostly na nakakapasok dito sa Canada. Based lang sa mga kakilala ko na saan sila galing at sila yung nag-caregiver na nakapasok sa Canada. So ngayon, ito po yung aking ipapakita sa inyo kung ano ba yung eligibility ninyo, ano bang mga kailangan ninyo kung kayo man ay nagbalak pumunta sa Canada bilang isang nanny or caregiver or home care support na ang inyong a-applyan dito sa Canada. Alika, dito tayo sa computer ulit. So ngayon guys, ang sinasabi ko sa inyo, ito po ay website ng Canada at ilalagay ko sa link sa baba itong pinag-uusapan natin ngayon. At ito po ay home care, home child care provider pilot and home support worker pilot. Ang iba dito, baka nagtaka kayo, oh, sarado na pala to. Yes, ang application ng 2020 ay sarado na. Okay, but again, sinasabi dito na reopen sila ng January 1st, 2021. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na kayo mismo ay paghandaan ninyo ang programa ng Canada dahil itong 2021 hanggang 2023, almost 1.1 or 1.3 million ka-immigrants, lahat ng programa ng Canada masasali dyan sa over 1 million na makapasok na pagbibigyan ng visa ng Canada. Okay? So again, sinasabi ko sa inyo, ito'y paghandaan ninyo. January 1, magbubukas na naman to. Walang 1 week to, mapupuno to. Okay? But again, sinasabi ko sa inyo na kayo ay maghanda-handa kayo sa lahat ng programa na at ang ginustuhan ninyong puntahan or pasukin sa Canada. Like kung anumang program yan sa Canada ay dapat alamin ninyo. Okay? So again, ano pang eligibility nitong sinasabi ko sa inyo lagi, nagko-comment ako, eligibility, check your eligibility. Ito po yung mga eligibility, okay? Ang eligibility bilang isang home child care provider and home support worker. But bago yan, ano bang pagkakaiba ng child care at home support worker? Ito po yung nasa dalawang NOC to. Ang NOC nito ay 4411, yung home child care kung kayo man ay mag-aalaga ng bata under 18 years old. Okay? And again, ito namang isa na home support worker ay nagsasabi naman dito ng NOC na 4412. Ano na naman to? Itong home support worker, kung mayroong mga kailangan ng mga needs. Okay? Nangailangan ng needs. Like for example, may mga disability,
matanda na dito kayo sa home support worker. Dalawang programa yan. Okay? So at least alam ninyo yung pagkakaiba ng home child care provider and home support worker. Okay? Sana malinaw sa inyo yan na hindi pwedeng mag-nanny ka lang or mag-caregiver ka lang. But again, anong kategory dyan na pwede ninyong pasukin? Okay? So again, ang eligibility dyan ay ibinibigay ng employer yung genuine valid job offer. Kumbaga ako, yung nag-hire ako ng nanny, meron akong job offer na binigay doon sa hinire ko and then yun ay pina-file doon sa immigration. And then able to do the job. Okay? Yung ano bang mga task mo dito, ano bang mga duties mo. Yung language level dyan, sinasabi ko sa inyo yung IELTS. Kung ang inyong English ay medyo baliko-baliko o ano man ang term nyo dyan, madadala sa practice yan. Okay? Madadala sa practice yan. Yung educational requirements dito, ano bang educational requirements dito? Kailangan dyan. Admissible to Canada. Okay? So, but anyway, again, titingnan natin dito, ano ba yung mga genuine valid job offer? Okay? Yung una dyan. Job offer must have using, ito yung, sabi ko sa inyo, galing sa employer to, na nangailangan sila ng full-time, at least 30 hours paid per week. And then, of course, Canadian ang employer. Like ako, kasi Canadian naman ako. And then, outside the province of Quebec. And then, hindi pwede dito yung mga nasa embassy or high commission or consulate. Okay? So, yun na ang sinasabi ko sa inyo kanina na ang pag-distinguish or ano bang pagkakaiba ng home child care provider and home support worker. Okay? Ano bang ability to do work? Depende kasi kung ano ang papasukin mo dito sa dalawang programa ng pilot na to, kung sa home child care ka or home support worker ka. So makikita mo dito yung ano ang ability to do the work. Okay? So balik tayo dito sa language levels. Ito yung IELTS na sinasabi ko sa iyo or yung CLB, yung Canadian Language Benchmark. Napakaganda nito dahil ang inyong CLB ay 5 lang. Medyo sa educational ng first year college or second year college siguro, kaya tong CLB5. Madali lang yan. Itong CLB5, sa lahat ng antas ng language yan, sa written, sa reading, listening, and speaking. So kaya nga sinasabi sa inyo, tayo man ay baliko man tayo mag-speaking, mapapractice yan. Yung listening natin, nakakaano naman tayo ng listening sa English eh. Sa reading natin, alam din naman natin magbasa. Sa written natin, siguro madadala din to. Ang problema lang dito mostly sa base sa nalalaman ko, medyo nahirapan sila sa speaking. Dito sila sumasablay, karamihan dito sumasablay sa speaking. Pero sabi ko sa inyo, practice lang. Okay? Practice lang talaga. And then, bababa tayo sa education. Yung education ninyo ay post-secondary education lang ang kailangan. Ano ba ang post-secondary education? 72 units, pwede na, di ba? So, yun ang secondary education. At least 1 year sa Canadian. So, di ba? But again, sinasabi ko sa inyo, itong assessment, education credential assist, ito yung ECA na sinasabi ko sa inyo, na dapat dito ninyo isi-send ang inyong mga dokumento sa mga agencies na to, ng organization. Mayroon ditong itong 5 na to, dito mo isi-send. Isa lang dito ang pwede mo isi-send, okay? Kung mag-send ka sa comparative education services or service, dyan mo lang isend. Kung gusto mo dito sa International Credential Assessment Service of Canada, pwede mo dyan isend, no? So, same thing din yan. So, but anyway, again guys, no, kung hindi pa kayo nakapagnood ng aking video, sana po at hindi rin kayo nakapag-subscribe pa, sana ay makapag-subscribe din kayo at makapanood din kayo ng aking mga ibang videos dito ng
mga inspirational kung paano rin na mag-apply yung mga nagtatanong sa age limit na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na over 1 million ang immigrant na kailangan sa 2021 to 2023. Mga trabaho at mga legit agency dyan sa Pilipinas, puntahan ninyo to. Napakagaling. At again, sa mga nagbalak na mga skilled worker, ito, pasukin ninyo itong SINP. Ito yung aking home child care support, English version to. Sana ay mabisita din ninyo to. And ito yung Federal Skilled Trades kung gusto ninyo niyan. May mga English version kasi ako dito na mga videos. Sana mapanood ninyo. Ano, itong mga legit agency din, sa Pilipinas din to. So sana mapanood ninyo. So anyway guys, again, no, sana ay kayo'y makapasok dito sa itong programa ng Canada at makapagbigay man lang inspirasyon itong aking video ginawa sa inyo. Na sana po ay makahanap kayo ng mga employer. Ang advice ko sa inyo, kung kayo man ay may mga kakilala dito sa Canada, na kumbaga mag-direct hire na lang dito sa Canada, ito yun ay pinaka-the best. Kasi nga, kumbaga, kung mag-agency pa kayo para mag-trabaho as a nanny or caregiver, medyo mas madugo yan. Alam ko naman doon sa Hong Kong, talagang napakamahal dyan ang singilan. Ano? But mag-ingat lang kayo dahil syempre, may mga iba din dyan, mga bugos din. So, ingat-ingat lang kayo sa mga gumagamit ng mga agency na sana hindi kayo maloko dahil nga sa pera din to. Pinaghirapan din natin. No? So, again guys, shoutout muna ako sa mga nag-click ng aking join button. Kung gusto niyo yung i-shoutout dito sa aking channel, i-click niyo lang yung aking join button. So that's about it guys. Again, pwede niyo i-share itong aking mga videos sa inyong mga kaibigan, sa mga relatives ninyo, sa mga kapitbahay niyo na nagbalak pumunta sa Canada. At i-share niyo itong aking mga videos, walang problema. O masaya po ako kung i-share niyo. So but anyway guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panood at pagsubaybay sa aking channel. Ako po ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.